Hello mga Katagumpay, this is JayTV. Today is April 26, 2019. Ang video na ito is about my reaction dun sa interview ni Senpaikasu kay MakaGAGO. Well guys, gusto ko lang malaman nyo na kung napanood nyo yung video ni MakaGAGO, magbabago yung pagtingin nyo sa kanya. Kasi before kasi, nung nasa Filipino Vines pa siya, hindi ko pa siya kilala nun eh. Pero base dun sa interview ni Senpaikasu sa kanya, sinabi niya doon yung mga gusto niyang sabihin, yung kung paano siya nabuhay. Tumatak kasi sa akin doon is yung tanong ni Senpaikasu sa kanya na paano niya naabot yung pangarap na yon or yung pera na yon, kung saan nanggaling. Well guys, yung hard work na ginawa ni MakaGAGO, kung di nyo pa napapanood yung video, definitely dapat panoodin nyo. Kasi well, I'm not sure kasi kung totoo yung mga sinabi niya doon, pero base dun sa kwento ni Senpaikasu, alam ko naman na hindi mag sisinungaling si Kasu, kasi nagtutugma yung kwento niya at kwento ni MakaGAGO, kasi noon pa man magkaibigan na sila. Well guys, kung mapapanood nyo yung rumble ni MakaGAGO dun sa isang event, kung dun nyo lang siya i-judge, talagang sobrang nakakadismaya. Pero base dun sa mga video niya, kung papanoodin nyo, yung taong yun is iba eh. Kaya siya ganun, hindi nyo siya maiintindihan kung bakit siya ganun, kung hindi nyo malalaman yung story niya. So guys, bago natin i-judge si MakaGAGO, panoodin nyo muna yung video ni Senpaikasu, kasi nandoon lahat mga Katagumpay, yung istorya niya. Nandoon kung paano niya naabot yung pangarap niya, kung bakit ganun siya, kung bakit merong may galit or parang something na merong bagay na nagpupush sa kanya, kung bakit ganun yung pagsubok niyo sa buhay. Well guys, kung makikita nyo dun, sobrang blessing talaga yung nangyari. Kasi walang, yung dugong Pinoy kasi sa kanya, yung dugong Pinoy na dumadaloy sa kanya, yun pa rin yung nasa kanya ngayon. Kasi nung laban nila, may nabanggit yung kalaban niya na pumunta siya sa ibang bansa at pinagpalit yung bansa natin para magpaalipin siya sa iba. Guys, iba eh. Nung sabi ko, nung narinig yung lyrics na yon, nung time na yon, yung sinabi na yon sa kanya, sabi ko, oo nga, gago to si MakaGAGO ah. Ganyan-ganyan ah, ganang-ganan, ganito. Gago pala to, ganyan-ganyan, gago pala to. Pero, totoo nga na huwag mong i-judge ang isang tao hanggat hindi mo alam ang istorya niya. Si MakaGAGO kasi pala ay sa Italy na buhay. At hindi ko rin kukwento dito lahat kasi ayoko magkamali. Gusto ko lang na panoodin nyo yung video ni Senpaikasu sa kanya kasi nandun lahat. Well guys, totoo naman. Kaya nating i-judge ang isang tao kapag hindi mo alam ang buhay niya. I-judge mo lang siya tapos ikaw yung masaya. Di ba? Ganun lang. Pero base dun sa video na napanood ko ngayon lang kay Senpaikasu sa interview niya. Well, guys, nagigilty ako sa mga inisip ko kay MakaGAGO noon nung time na napanood ko siya. At hindi pala ganun. Kasi ang nangyari kasi crowd versus MakaGAGO ang nangyari. At sobrang gusto kong pumunta sa panig niya ngayong araw. Gusto kong i-handshake siya na, bro, you did great that time, kahit na nasunto ka nung time na yon. At syempre, dala na rin siguro ng galit na gusto niyang, syempre, wala namang kampo na ayaw ipagtanggol yung kampo niya. At hindi mo alam yung storya ko, kaya huwag mo akong i-judge. Yun lang ang gusto niyang, syempre, sino ba naman ng taong gustong i-down na lang siya habang buhay, 'di ba? At wala si Senpaikasu kasi isa na rin siya sa mga hindi naman nagbago.
pinakita niya yung sariling siya. Para rin kay Senpaikasu na hindi ito yung Senpaikasu sa totoong buhay. Dun sa video na yon. Well, exactly dun ko lang nalaman na hindi siya si MakaGAGO. Gusto lang niyang patunayan na, well, bro, ito ako. Hindi ako si Jason, 'di ba? Parang this is Jason before MakaGAGO. 'Di ba? Kaya guys, kung ako sa inyo, panoodin niyo yung video ni Senpaikasu at sobrang tall sa inyong dalawa, Senpaikasu. Well, hindi ko ginijudge yung mga nagjudge sa kanya that time nung laban, pero tsaka yung mga nagmabash sa kanya. Hindi ko kayo inaaway or sino man sa inyo. Gusto ko lang malaman niyo na, to be fair, gusto ko lang sabihin na yung buhay ng taong yun is great para sa akin. Yung buhay ng taong yun is pwedeng tularan. Kasi yung sacrifices niya sa buhay, although mayayaman yung mga magulang niya, hindi na niya kailangan magtrabaho kung totoo lang. Pero he want to prove sa sarili niya na kailangan niya mag-stand sa sarili niya. Kailangan, kung hindi pwedeng umuwi daw siya sa Pilipinas, na ganun na naman, na mayaman ka lang, kaya ka nabubuhay, kuha lang mga magulang mo. Gusto niya mabuhay. Biruin nyo, yung sa video, yung chicken, tsaka yung tubig, nung iniisip ko, sabi ko, kung ano, although hindi pa ako nakakapag-ibang bansa, pero kasi yung mga tita ko before, nagkukwento sa akin, same lang. Sabi ko, oo nga, no, parang ang hirap nung ganung aspeto na pupunta ka sa isang lugar na hindi mo naman alam yung lingwahe, tapos makikipagsapalaran ka. Diba? Parang sabi ko, sobrang tapang nitong taong to. Sabi ko ganun. Although, sa isang bahay lang, ganun. Tapos, kailangan niya maglakad ng 30 minutes from work hanggang sa bahay para maipagpalit sa chicken na sa isang linggo niya kakainin. Tapos yung tinapay na binibili niya na tasty, at doon ako namang ha sa pasta na kailangan niyang i-count each yung pasta para lang makapagtipid. Tapos nagpunta siya sa bar, at wala kasing bisyo siya, nagpunta siya sa bar, sa isang bar, pilit pa daw, at although may asma nga siya, kaya hindi siya makakapag-inom. Ano nga naman gagawin niya doon? So nagpunta siya sa ibang bansa para makapag-ipon. At bro, gusto ko lang sabihin sa'yo na approve. Ngayon, kakampi muna ako. Kakampi na ako ng kung sino man dyan. Kakampi na ako ng mga naaapi. At gusto ko lang sabihin sa inyo na mga katagumpay, dun sa mga, lalo sa mga YouTubers natin dyan, small YouTubers, huwag tayong magko-comment o basta-basta mag-judge ng isang tao. Lalo na kung hindi natin alam yung nangyari at yung buhay niya. Okay? So, yun lang. Gusto ko lang sabihin kay Senpaikasu na salute ako sa kanya ngayon dahil nagagawa niya yung part niya as vlogger ngayon na binibigay niya yung buong 100% niya para malaman, iklaro ang lahat ng bagay. At salute ako dun sa'yo, Senpaikasu. At kay MakaGAGO naman, bro, maraming salamat sa buhay mo. Ituloy mo lang. Suporta ang buong team Katagumpay sa'yo, bro. At maraming salamat. Sana sa mga darating pang panahon ay marami ka pang video na gawin para sa amin. So maraming salamat. This is JTV Katagumpay, bro. Tuloy lang tayo. At sa buong Pinoy rapper, hindi ko man kayo may isa. At salut ako sa inyo lahat. At mahalin natin ang Pilipinas. Maraming salamat. At dun nga pala sa mga crab mentality. Haters gonna hate, man. You know what I mean? Maraming salamat. This is JTV Katagumpay. God bless. See you soon.